Good morning po sa bawat isa sa atin. Welcome back to our YouTube channel. At kung kayo po ay napapagpala ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating araw-araw na devotion, ipinapamanhik ko po sa inyo na pwede po nating i-share yung ating mga devotions sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, or maging mga kakilala or magulang na nasa abroad para lahat po sila ay makasabay po sa ating pang-araw-araw na devotion. So kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa channel natin, please subscribe, tap nyo po yung notification bell, at tap nyo po yung all para ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na nire-release natin. Yung devotion po natin ngayong umaga, matatagpuan po sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Alam nyo po, pag kayo ay tinawag ng Panginoong Hesukristo, He's calling you to leave the ordinary to become extraordinary. Yan po ang panawagan ng Panginoon. No? Hindi gusto ng Diyos na ang buhay mo ay ordinaryo lang, pangkaraniwan lang. Ang gusto ng Diyos sa buhay mo ay maging extraordinary ka. Yung meron kang gagawin na kakaiba sa ginagawa ng iba. Yung buhay mo ay hindi magiging pangkaraniwan. Ang plano ng Diyos sa atin, hindi maging normal lang, mabuhay, magtrabaho, bayarin yung mga bills natin at mamatay. Hindi po yan ang plano ng Diyos. God is calling us for something better, something extraordinary. So yung title po ng devotion natin ngayon, Leaving the Ordinary to Become Extraordinary. Yan po yung calling ng Panginoon sa atin. At yan din po yung istorya ng mga unang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin yung istorya nila. Sabi po rito, babasahin ko po ito sa English, tapos pwede niyo pong basahin sa Tagalog. So sabi rito sa verse 18, As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, He saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Now, itong mga tao na ito, si Peter, si Andrew, very normal lang. Normal day, ordinary day, they're ordinary people doing ordinary things. Normal na normal lang, ordinaryong araw lang, ordinaryong pagkakataon. And then suddenly, Jesus came into their lives. Ano pong sabi? Verse 19, Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Biglang merong dumating, ang Panginoong Hesukristo, biglang tinawag sila, Come, follow me, and I will send you out to fish for people. Biglang nagbigay ng vision sa kanila. Peter, Andrew, etong gagawin ko sa buhay nyo. Come, follow me. At ito po yung naging response nila. At once they left their nets and followed him. At ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpatuloy sa paglalakad. Sabi dito, going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. So ito, normal na mga tao din, normal lang yung ginagawa nila, siguro araw-araw, ganito yung ginagawa nila, tinutulungan nila yung tatay nila, nangingisda sila. And then suddenly, Jesus came into their lives, intervening in their affairs. Sabi dito, Jesus called them, and immediately, they left the boat and their father and followed him. So ito mga tao na ito, si Peter, si Andrew, si James, si John, very ordinary lang, pero at that point in time, nakakita sila ng something extraordinary. Biglang dumating ang Panginoon sa kanilang buhay at nabago ang kanilang future, kanilang kinabukasan. So ito po yung pinaka-teaching natin sa devotion natin na to, the calling of Jesus. Yung panawagan po ng Panginoong Hesukristo sa mga disipulo at maging sa atin, may dalawang aspeto po. Number one, follow me. Pwede nating tawaging discipleship yan. Sumunod kayo sa akin. Yung plano ng Panginoong Hesukristo sa kanila ay turuan sila for the next few years. Okay? Magpapadisipulo sila sa ating Panginoong Hesukristo. Matututunan nila yung mga bagay na dapat nilang matutunan. Lalalim sila sa pagkakilala kay Jesus Christ. But at the end of that, sabi rito ng Panginoong Hesukristo, In the future, I will send you. So from being disciples, you will become apostles. Una, mangingisda sila ng isda.
And then later on, magiging mangisda sila ng tao. Dito naman, magiging disipulo sila ng Panginoong Hesukristo. Later on, magiging apostle sila. Anong pinagkaiba ng disciples sa apostles? Yung disciples, ito yung sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Kinikilala ang Panginoong Hesukristo. Yung apostles, disciples din po yan. Ang pinagkaiba lang yung apostles, ito yung sinugo ng Panginoong Hesukristo. I will make you fishers of men. Someday you will be sent out to reach for other people. So, dalawa pong aspeto yan. Marahil sa ating mga nakikinig ngayon, ano, nasa aspeto pa lang tayo ng following Jesus. Yung kinikilala natin siya, inuunawa natin, sino ba si Jesus Christ? Ano ba yung mga kautusan niya? Sinusunod natin siya. Pero dapat po makarating tayo sa second stage, na tayo naman ay mga apostles, sinugo ng Panginoong Hesukristo upang hatakin ang ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, palapit sa ating Panginoong Hesukristo. So, hindi po pwede na claim natin na disciples tayo, tapos hindi na tayo lumalago. Meron pong pangalawang aspeto yan. Yung pagiging sent out ones. Ibig sabihin, sinugo ng Panginoong Hesukristo para mangisda ng tao palapit sa ating Panginoong Hesukristo. So, meron pong dalawang aspeto. Follow me, and I will make you fishers of men. Sana po, ang bawat isa po nakikinig sa atin, no, umabot po sa ganitong level, na sobrang tuwang-tuwa ka sa pagkakilala mo sa kay Jesus Christ, sobrang in love ka kay Jesus Christ, sobrang na-appreciate mo yung katuruan ni Jesus Christ, sobrang na-bless ka dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo dun sa krus, na nag-uumapaw ang iyong puso sa kagalakan, na ninanais mo na yung ibang tao rin maranasan yung naranasan mo kay Kristo. Sana nandun po tayo sa ganung level, no? Na sobrang in love na in love ka kay Jesus, gusto mong yung iba rin ma-in love kay Jesus. So, ang inihikayat ko po ang bawat isa sa atin, no? Mag-upgrade po tayo. Mag-perform tayo kay Jesus Christ. Maging sent out ones po tayo, mga sinugo ng Panginoong Hesukristo, para ilapit po yung ibang tao palapit sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung application or response ng mga disciples nung unang panahon. At nawa ito rin yung maging application natin ngayon. Ang sabi po rito, after silang tawagin ng Panginoong Hesukristo, sa verse 20, sila Pedro at si Andres, ang sabi po rito, at once, sa Tagalog po, noon day, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Kristo. Si James naman po, tsaka si John, ang sabi naman dito, immediately. Sa Tagalog po ay verse 22. Agad nilang iniwan ng bangka at kanilang ama. Now, sa response po ng mga disciples, makikita po natin, nung tinawag sila ng Panginoong Hesukristo, at once, immediately, sumunod agad sila. Sa Tagalog po yan, wala nang patumpik-tumpik pa. Alam niyo po, pag tinawag ka ng Panginoong Hesukristo, you have the greatest deal of your life. Greatest opportunity of your life. The best deal. At yung best deal po, o yung best opportunity in life, hindi po yan pinagpapabukas. Hindi po tayo nagpro-procrastinate na sa isang araw na lang, next time na lang. Ang response po dyan, at once, immediately, walang patumpik-tumpik, ngayon na mismo, susunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So, sabi po rito, at once and immediately, they left their nets, boat and family. Alam niyo po, sa ating buhay pananampalataya o sa paglapit natin sa Panginoong Hesukristo, sometimes may ipapagive up talaga sa atin. At ang maganda nito, ang ipapagive up sa atin ng Panginoon ay yung mga ordinary things. Well, not all the time ipapagive up yung trabaho mo. Kagaya sila Andres, sila Pedro, pinag-give up yung trabaho nila. They left their nets. Yung pinagkakitaan nila, their boat. Si James and John, yung family niya, tatay niya, iniwan nila. Now, sometimes ganun yung dealing ng Panginoon, no? May mga specific kang i-give up. Dapat i-give up. Pero yung mga i-give up mo na yon, that's something, you will give up those things for something better. I-give up mo yung ordinary for extraordinary. Napaganda po, no?
pag tinawag talaga tayo ng Panginoong Hesukristo, hindi ka niya gagawin yung pangkaraniwang tao lang. Magiging kakaiba ka, extraordinary. And yan po yung gusto natin. Gusto po natin na yung buhay natin ay maging meaningful, maging matagumpay, maging kalugod-lugod sa Diyos. So, they left their nets, boat, and family. Meron po talagang i-give up. And more often than not, ang pinapag-give up ng Diyos sa atin ay yung mga normal things na ginagawa natin because we will do something new, something awesome, something glorifying to God. So at once and immediately, they left everything and they followed Jesus. So sa pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo, meron talaga, meron at meron tayong iiwan, i-give up, at isusuko sa Kanya. Pero kapalit noon ay yung extraordinary life in Jesus Christ. Kaya po sa discussion natin, ano, pag-usapan natin to, itong process ng discipleship. Yung merong follow me, tapos merong I will make you fishers of men, merong from disciples, magiging apostles. So discuss po natin. Hindi ko na ho naisulat dito, sobrang excited ako sa ating devotion. So discuss lang po natin ano yung natutunan natin dito sa devotion na to at paano natin ito maisa sa buhay. At hayaan nyo pong ipanalangin ko po kayo ano, kung wala po tayong sweet encounter with the Lord Jesus Christ like the encounter of Peter, James, and John, and Andrew. Panalangin natin na i-encounter tayo ng Panginoong Hesukristo right here, right now. Let us pray. Panong Diyos na dakila sa lahat, salamat po dahil kayo ang Diyos na tumatawag sa mga ordinaryong tao upang gawin ang mga extraordinary things. Kami po ay nabubuhay dito sa mundo dahil meron kaming misyon. Misyon na ipinapagawa ninyo. Tulungan niyo po kami, Lord God, na at once and immediately, we follow you. Sundin ang pinag-uutos ninyo. Because every time, Lord, na kinakausap nyo kami to do something, that's an extraordinary deal na hindi namin dapat pinagpapabukas o pinagpapaliban. Tulungan nyo po kami i-give up ang mga bagay na hindi namin maisuko sa inyo. Tulungan nyo po kami, Panginoon, magkaroon ng extraordinary life. Tulungan nyo po kami maging mga matatagumpay na mga Kristiyano, mga nakakalugod sa inyo yung ginagawa namin. Lord God, if you called us to reach out to other peoples around us, Lord, we pray that your Holy Spirit will be with us as well. Tulungan niyo po ang Santong Espiritu na magpalakas sa amin, magbigay sa amin ng lakas ng loob, at magbigay ng mga salita na dapat namin bigkasin sa mga taong kakausapin namin at ilalapit namin sa inyo. Panginoon, salamat po dahil hindi niyo lang kami tinawag para sumunod sa inyo. Tinawag niyo rin kami para magkaroon ng fellowship sa inyo. At gusto po namin isama yung maraming tao sa paligid namin upang makabilang sa aming fellowship with you, pakikiisa sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na matupad po ang misyon na ipinapagawa niyo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sa comment section po, pag-usapan po natin yung topic natin, ano? Saan ka tinatawag ng Diyos ngayon? Meron bang pangusap ang Panginoon sa iyo na gumawa ng isang extraordinary para sa kaluguran niya at kalawalhatian ng Diyos? Let us know in the comment section below and let's pray for one another. Maraming salamat po at makita-kita po tayong muli sa devotion natin tomorrow morning every 5 a.m. po yan. God bless you po. See you.